Hello guys, welcome back to my channel guys. I-share ko sa inyo ngayon or mag-experiment tayo guys doon sa mga matataas ang blood sugar. Kung talagang ang itlog, no, na nilaga na may apple cider vinegar ay totoong nakakapagpababa ng sugar. So experiment natin ngayon guys ha. Walang cut na video ito, no? So more or less 15 minutes ang magagawa natin. Within 10 minutes i-measure ko ulit ang aking sugar. Okay guys. So sugar muna tayo. So cut muna tayo ng sugar ko. No? So ayan. Bago ko kumain ng itlog na may apple cider, so susukat muna ako ng aking so ilan yan, 188 guys ang sugar ko ngayon, no? So iinom ako or kakain ako ng itlog na may apple cider. Ayan, ito yung apple cider natin, no? So 188 ang aking blood sugar. So 1 tablespoon lang daw o kailangan ihalo muna. Shake muna. Tapos 1 tablespoon. 1 tablespoon o dalawang ayan, no? Tapos ihahalo natin 'yan sa itlog. Ayan. So isang itlog lang ha. Sabi ibababad pero diretso na rin yan, halo at saka babad, parehas lang. Tingnan natin kung talagang nakakapagpababa. Okay? Angat mo daw. So ayan, kakainin ko na yung nilagang itlog na may apple cider. Remember guys, 188 ang sugar ko. Bago ko kumain ng apple cider. Walang cut video to guys ha, para malaman talaga natin. Experiment. Yan guys, naubos ko yung isang pirasong itlog. Ha? May isang tablespoon na apple cider vinegar. So guys, inuman lang din ng tubig para mahalo na talaga sa system natin. Ayan guys, alam naman natin na ang itlog ay sagana sa nutrients, no? Nutrients or vitamins and minerals, plus samahan pa ng apple cider vinegar. Malalaman natin ngayon kung talagang epektibo ito pampababa ng sugar, yung itlog na may apple cider. So within 5 to 8 14 minutes gagawin natin yung pagsukat ulit ng aking blood sugar, no? Para malaman natin ha. So hindi ko ito i-cut guys, tuloy-tuloy lang. Marami nang nagpapatunay na
o nagtestimony na ang itlog na may halong apple cider vinegar ay nakapagpapababa ng blood sugar. Agad-agad daw nakakapagpababa. Within 10 to 30 minutes after ka nagkain ng itlog na may apple cider ay bumababa kagad ang sugar. So, maraming health benefits daw sinasabi ang apple cider. So, zero carb talaga siya. Wala siyang carbohydrates. Nakikita dyan. Walang carbohydrates, no? So, mayroon siyang sodium, wala rin potassium, no? So, potassium 11 milligram. So, sa mga diabetic, pwedeng-pwede talaga ang apple cider vinegar kasi may potassium. Tayo parang nanghihina, no? Pakiramdam mo ay talagang ikaw ay babagsak na, no? Mababa na talaga ang potassium level mo niyan. So, kailangan mo nito. Ayan, ang isang tablespoon nito ay mayroong 11 milligram na potassium. Isang tablespoon. So, plus yung itlog natin, yung itlog na isang piraso ay mataas siyempre yung kanyang cholesterol level. Pero hindi naman sobrang taas. Tamang-tama lang pang requirement sa ating katawan. No. So, maya-maya lang ay susukatin natin, no, ang aking blood sugar. So, okay. Naka ilang minuto na tayo. Six minutes na. Okay, so, six minutes na simula nung, or 5 minutes na simula nung ako ay nagkain ng itlog na may apple cider. Okay, sukat tayo ngayon para mamaya-maya. Ayan, sukat na naman tayo. Wala pong cut ito, ha. Walang cut ang video na to. Kaya makakasiguro tayo na ang experiment natin ay accurate. Ayan. So 188 kanina. Diba na? Okay. Wala nang dugo. Okay, process ah. Ito. Ayan. 188. Bago ko kumain ng apple cider. Uy, nagdagdag. Naging 192. No? So, observe natin kung bakit nagdagdag. Ang sabi nila ay bumababa. So, after 5 minutes ay susukatin ulit natin. Standby lang muna. Tuloy-tuloy lang. Hindi tayo magka-cut ng video para malaman natin kung bakit nagtaas. So, ngayon ay 3:15. So, 3:20 sukatin natin. Kumain ako ng 2 o'clock. Kumain ako ng pagkain. Siguro yan ang epekto ng ano. Ng kinain ko. Kaya tumaas from 188 to 192. 188 bago ako kumain. 188 bago ako kumain ng itlog na may apple cider. Then 5 minutes after ko kumain, naging 192. No? Ang aking sugar 192 milligram.
Instagram kay Chrissy Peter. Sabi ka tumaas. Hintayin natin. Abutin natin na natin 5 minutes para malaman talaga natin kung bumaba. Nagtaas, no? Nagtaas. 188 to 192. Nagtaas siya ng 4 milligram per deciliter. 4 milligram. Siguro hindi natin alam kung ano ang reaksyon ng ating katawan doon. Bakit nagtaas ng 4 milligram per deciliter. Mamaya, after 5 minutes, malalaman natin. Or after 5 minutes, pangalawang testing. Ang oras ay hindi pa, no? Ito, last 2 minutes pa. So, sa susunod na video ko, guys, isishare ko sa inyo kung bakit nakakatipid ako sa paggamit ng strips ng glucometer, no? Nakakatipid ako, ituturo ko sa inyo kung paano magtipid ng paggamit ng glucometer. Kasi may kamahalan, guys, lalo na yung one touch. Ang 50 strips ay umaabot ng 2,000 pag bumili ka sa Mercury. No? So, itong Sinocare, 800 lang ang strips nito. 800 lang, 1,100 strips na. Yung one touch, ang 50 strips, 2,100 sa Mercury pag binili. Magkamahalan talaga, guys, napakahirap maging isang diabetic patient. No? So, ako wala akong ibang iniinom na gamot, kundi mga organic, no? Gumagamit ako ng serpentina doon sa mga una kong video, yung insulin plant. Gumagamit ako niyan para mag-normalize yung aking blood sugar. So, iniiwasan ko muna yung mga metformin, yung mga Forsiga, yung glyclaside. No? Kay masakit talaga ang likod ko pag gumagamit ako niyan. Yung metformin naman, masakit naman ang tiyan ko pag gumagamit ako niyan. So, tinitiis ko yung pait ng serpentina at saka pagkain ng insulin plant. At isa pa, yung disiplina sa pagkain ng mga carbohydrates, no? So iniwasan ko muna talaga yung rice. Ibang source ng carbohydrates, kamuting kahoy, kamuting baging, saba, saging, no? Yung mga gulay, yun muna ang aking pinagkakasya para mabawas-bawasan yung carbohydrates intake ko, no? Kasi pag kumain ako ng sa mga susunod kong video, isusukatin ko yung isang cup ng rice kung gaano kataas ang glycemic index. No, para alam natin, no, hindi na masyadong magsusukat ng inyong sugar araw-araw. Basta alam mo lang kung gaano kadami ang kinakain mo, ay alam mo na ang inyong blood sugar. No? So guys, ito na. Pang 10 minutes. Sukat ulit tayo. Ayan, 10 minutes. Tingnan natin kung magbaba ang aking glucose or aking simula ng uminom ng o kumain ng itlog na may apple cider vinegar. Ayan guys, ha. Titesting ulit tayo. Kung ilan na ang aking glucose 10 minutes after magkain ng itlog na may apple cider vinegar. Ayan. ₱192 pa rin. So hindi bumababa. Okay, so hintayin natin another 5 minutes
para mapatunayan talaga natin kung gaano katotoo na ang itlog ay nakapagpapababa ng blood sugar, or ang apple cider with egg ay nakapagpababa ng blood sugar. So wait for another 5 minutes para malaman natin. So bago ako kumain, ang aking blood sugar ay 188 milligram per deciliter. 5 minutes after ko kumain, naging 192. 10 minutes after ko kumain, 192 pa rin milligram per deciliter. So after 5 minutes, tingnan natin. So yun guys, walang cut ang video na to. Ito ay experiment natin or observe natin kung gaano katotoo yung pagkain ng itlog na may apple cider ay makapagpababa sa loob ng 30 minutes. So ito po ay aabutin tayo ng 30 minutes. So hintay-hintay lang guys. Naka dalawang testing na tayo. 5 minutes after magkain, 10 minutes after magkain ang itlog, and another 5 minutes after magkain para maging 15 minutes. So tingnan natin within 30 minutes na walang cut ang video na to guys. Kaya malalaman talaga natin kung totoo ang sinasabi nilang maganda daw ang apple cider vinegar at ang itlog pampababa ng ating blood sugar. So malalaman natin yan. Pangalawang testing natin, mintin lang, 192 milligram per deciliter, and at saka 192 din yung susunod natin testing. Ayan, alam nyo guys, napakahirap talaga ng may sakit na diabetic. Lahat ng gusto mong kainin ay hindi mo makakain. Kailangan mo talaga ang matinding baong disiplina. Tibaling maglaway-laway sa pagkain, basta wag lang magtiis ng nararamdaman. Ako sa akin kasi ang tumama sa akin ay diabetic neuropathy. Masakit sa binti, sa mga braso, sakit halos pukpukin mo lang para mawala yung sakit pag tumataas talaga ang level ng blood sugar. So napakahirap, disiplina lang talaga ang kailangan, at saka experiment din sa mga organic, na huwag kayong basta-basta maniniwala sa sinasabi nila. So itong sinasabi nila, doktor pa nga ang nagsabi, isang matandang doktor, hindi ko matanda ng pangalan, na maganda daw talaga ang apple cider sa itlog paghalo makapagpababa ng blood sugar. Pero ito ngayon tinitingnan natin, ini-experiment natin kung talagang katotoo yung sinabi. Kasi maniwala tayo at ginawa natin at hindi natin alam yung picto, sabi-sabi lang. Ito guys, talagang patutunayan natin ngayon, sa loob ng 30 minutes hindi ako magka-cut, tuloy-tuloy lang yung ating video, para nalaman natin yung totoong epekto. Naka 15 minutes na. Sana sakto na. Wala pa. Okay, wala pa. So, malapit na ang pang 15 minutes. Pangalawang testing guys. O ayan. Ibaling masaktan yung daliri natin basta malaman natin yung result. Sabi ko sa inyo, may kamahalan ng strips. Pero sa sunod kong video, ituturo ko sa inyo kung paano makakatipid ng paggamit ng glucometer at strips. So
Okay guys, so susukatin ulit natin. Sukatin ulit natin yung pangatlo na ito guys ha, pangatlong sukat na ito. No, 5 minutes ang interval. Ibig sabihin naka 15 minutes na simula nung unang kain ko ng itlog. Ayan, sukat ulit tayo. No? Tad-tad na. Tad-tad na sa sukat. Sa sugat. Sakit na. Ow! O, ayan. Talagang nag... Dami namang dugong lumabas ah. Lalim. Oh, naging 212 na. Ayun guys, pataas ng pataas. Ha? Pagkain ng apple cider, pagkain ng itlog na may apple cider. Okay, so hintay tayo ng another 5 minutes kung gaano talaga katotoo ang sinasabi nilang pag kumain ka ng itlog ay bababa. Ano? Sige, napakitaas mo daw. So magla-last testing tayo, no? Ilapit na dito. Subukan natin last testing na kay medyo masakit na talaga sa kamay. Ha? Baka masobrahan na. Pang-apat. Pang-apat nating testing 'yon. Yung pinakahuli. Nukat video ito guys ha, para matesting natin or alam ninyo na talagang hindi totoo na sinasabi nilang ang itlog na may apple cider ay nakapagpapababa ng blood sugar. Sabi-sabi lang yon. Pansin naman ninyo, nakita nyo naman kung gaano ka or ilang milligram per deciliter ang tinataas sa loob ng uh, 25 or 30 minutes, no? Ayan, 1 minuto pa. Okay guys, tiis-tiis lang talaga sa pagtusok, no? Minsan hindi pantay kaya napapabaon masyado, masakit, no? Malabas talagang dugo. Last statistic kasi masakit na guys, dito ko naman gagamitin sa taas naman. Okay, so testing tayo. Ang 25 minutes. So guys, 25 minutes after ko nagkain ng itlog na may apple cider vinegar. Tingnan natin kung ilan ang blood sugar in-increase na. From 188
naging 192, naging 212. So tingnan natin ngayon kung gaano kalaki ang tinaas. So nakaubos tayo ng marami-raming strips. Ang mahalaga yung malaman natin, di bali ang sakit ng pagtusok. Ang mahalaga malaman natin kung gaano talaga katotoo, no? Yung paggamit ng apple cider na may itlog. Okay, so last testing guys. Sakit? Tarang, ayaw ko na mag-testing pero sige lang. Ah, yan. Guys, sa loob ng 25 minutes, ayan, 210, no? Okay, so, pakita ko sa inyo guys. Okay, yung unang, ito guys, ang una kong testing. Nakikita, dilim, no? Ayan. And guys, yun ang una kong testing kanina bago ako kumain ng apple cider. 188 ang aking blood sugar. Pagkatapos ko kumain, naging 192, 5 minutes after. Then, 10 minutes after, 192 din. Then 15 minutes after, 212 na milligram per deciliter. Then 20 minutes after, 210 milligram per deciliter. So guys, yun yung aking blood sugar. So guys, ayun yung aking blood sugar na sa ngayon 210, epekto ng pagkain ko 20 minutes after ko kumain ng itlog na may apple cider. So guys, ngayon napatunayan natin na hindi totoo yung nakakababa ang itlog na may apple cider. Okay, so thank you very much sa inyong panunood. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang isubscribe para subaybayan mo rin ang aking mga susunod pang video. Please subscribe, like, and watch. Maraming salamat.